bago kayo bumili ng printer, mas maganda kung tapusin nyo ang video na to hanggang dulo. Hello! So, kumusta ulit kayo lahat? Lalong-lalo na sa merong mga printing shop dyan, no, na katulad ko. Marami kasi guys nagtatanong sa akin kung ano raw bang klaseng ink ang ginagamit ko sa mga printer ko. Okay, no? So, ngayon, tatalakayin ko sa inyo kung ano ang iba't ibang klase ng ink batay sa aking pagkakaintindi, no? So, guys, hindi ako nag-research masyado kasi matagal na rin ako sa printing, no? So, lahat ng ito natutunan ko lang sa aking personal experience sa printing, no? So, guys, nagpiprinting na ako since 2008. No, sobrang tagal na akong nasa printing. So may iba-iba klase kasi guys na ink na ginagamit sa mga printer, no? Depende ito sa kailangan nyo. Bago kayo bumili ng printer, mas maganda kung tapusin nyo ang video na to hanggang dulo, no? At kung hindi ka pa subscriber sa channel ko, mas maganda mag-subscribe ka ng channel ko kasi marami akong ituturo sa'yo na mapapakinabangan mo sa printing shop mo at sa pang-araw-araw na buhay mo, no? So wag na tayo magpaligoy-ligoy pa, simulan natin, no? Ang unang-unang ink na i-discuss natin, ito yung dye ink, no? So dye. Ang dye ink kasi guys ay para siyang water-based na ink. Ito guys ang madalas na ginagamit na ink ng mga printer. Kasi unang-una mura siya. Kasi ang isang bote lang nito, lalo na pag nagpa-convert ka ng sa tanke o sa CISS o continuous ink system, kung dye ink lang gagamitin mo, ang isang bote nito guys ay nagkakahalaga lang ng 25 to 35 pesos per 100 ml. No, sobrang mura niya lang. Pero guys, itong ink na to ay madali siyang mag-fade, no? Huwag mo siyang gagamitin kapag gusto mo yung isang document mo is magtagal or gumagamit ka ng sa may nagpiprint ka ng mga picture. Kasi guys, pag ito ang ginamit mong ink na to, mabilis lang talaga siya mag-fade, no? So siguro mga sa loob ng mga 1 to 2 years faded na siya, no? Ganun lang siya kabilis mag-fade. Ang dye ink kasi guys ay mura lang talaga siya. Yun nga lang, gagamitin mo lang siya kapag yung mga documents na piniprint mo ay hindi nyo kailangan ng pangmatagalan, no? Kung magtatayo ka ng printing shop, tas ang iaalok mo yung piece of print, no? Kasi guys, ang isang bond paper yata is nagkakahalaga ng 10 cents to 15 cents, tapos yung dye ink, sobrang mura lang yan na halos walang presyo. Ang isang 100 ml na ganito ay libo-libo na mapiprint mo. Ulitin ko guys, gagamit kayo ng dye ink kapag mag-printing shop kayo, tapos mag-offer kayo ng piso printing o yung mga sobrang low cost na printing, kasi guys, ang dye ink is napakamura lang. Okay? Kung pambahay lang guys, pwede na yung dye ink. So, ang pangalawang ink na i-discuss natin ay ito yung ginagamit ko talaga na ink. Ito yung pigment na ink. Mas mahal siya sa dye ink kasi guys, ang isang 100 ml na pigment na ink is nagkakahalaga siya ng 110 to 130 pesos and above, no? Kasi guys, kami nagbebenta rin kami ng pigment ink, no? So kung wala kang pigment ink, bumili ka sa amin, murang-mura lang, no? So i-message mo lang kami sa aming FB page, no? At The Printing Shop, hanapin mo lang kami sa Facebook. So guys, ang karakteristik ng pigment ink is masyado siyang malapot. Okay, malapot ang pigment ink. Kaya nung mga unang printer talaga, hindi talaga siya recommended na gamitin sa mga unang printer. No, kasi guys, ang unang printer, ang madalas na ginagamit namin doon is dye ink lang. Pag pigment ink kasi ang ginagamit namin niya, sobrang lapot niya, kaya madalas siyang bumabara talaga sa may nozzle. So, saan mo naman magagamit ang pigment ink? No, guys, ang pigment ink, yan ay ginagamit mo kung gusto mong mag-print ng mga picture matagal mag-fade, no? For example, yan, nakikita nyo yung mga litrato sa likod na yan, mga printed ko yan ng pigment ink. Tapos, pigment ink ring guys ang ginagamit sa may t-shirt printing kasi meron siyang waterproof na property. Sa mga sticker namin guys, ginagamit rin namin ay pigment ink, no? Kasi meron nga siyang waterproof na property, kaso nga lang, pinapatungan namin ng phototop para mas matibay. At yun nga, sa mga tela, siya rin yung ginagamit. Tulad ng mga ganitong mga tela, yan, mga pigment ink ang ginagamit dyan. Yung mga transfer paper, yung dark saka yung light na transfer paper, parehong pigment ink ang ginagamit dyan, no? Yung ginagamitan ng plancha na malaki, na pag binababa mong ganun, yung mga nakikita nyo guys sa mga mall, yung mga nagpiprint ng mga t-shirt guys, ang ginagamit na ink dyan is pigment, no? So guys, gagamit ka ng pigment ink kung ang paggagamitan mo ulit ay mga pictures o mga t-shirt, no? So, kasi medyo mahal ang ink niya, no? Pero kung hindi naman ganun ang paggagamitan mo ng printer mo, mas maganda gamitin mo na lang yung dye ink. Pangatlong klase ng ink, yung tinatawag na sublimation ink. Ito yung ink na lumilipat. So kung ikaw balak mo magtayo ng mug printing o mga souvenir, yon, kailangan mo guys ng sublimation. Kasi guys, ito, nakatry na rin kasi ako nito. Dati meron rin kasi akong mag-printing. Ang nangyari dito guys, ipiprint mo yung pinaka-layout mo, pero naka-mirror image siya.
Okay, ibig sabihin na mirror image, baliktad. No? Tapos ang mangyari nun guys, ililipat mo siya ngayon sa may baso. Ilalagay mo siya sa may baso, irarap mo siyang ganon. Ang gagawin mo doon, iipitin mo rin siya, mag-press ang tawag namin doon. Tapos ang mangyari doon guys, pag inalis mo yung pinaka-peel niya, mangyari yung pinaka-ink niya, lumipat na doon sa may baso. No? So yan ang pinakagamit ng sublimation ink. No? So itong sublimation ink na to, ay hindi namin siya recommended na gamitin siya sa pang-araw-araw kasi medyo mahal rin yung type ng ink na to. Okay guys, no? So bibili ka lang ng sublimation na ink kapag ikaw ay magtatayo ng mga souvenir shop o mga mag-printing na business. Okay? Pang-apat na klase ng ink. No, so guys, ito yung ink na bago ngayon. Ito yung tinatawag na EcoSol o EcoSolvent. Kasi guys, dati meron tinatawag na solvent na ink. Ito guys, yung ginagamit na ink sa tarpaulin. No, kaso nga lang, nangyari nun, yung solvent na ink na yun, from the word itself, para siyang solvent, para siya rugby, mabaho, masakit sa ulo. Okay, so ito guys, ginawa to, yung bago na ink, yung EcoSolvent. Mas eco-friendly siya kaysa dun sa may solvent na klase ng ink, no? So hindi siya ganun kabaho. Ang problema lang guys sa EcoSolvent na ink, ginagamit lang siya guys sa mga tarpaulin printer. No? So kung wala pa tayong budget, nakamukha ko na wala naman ganun kalaking budget, hindi ito para sa atin, no? Pero merong isang printer na Epson L3100 yata ang naalala kong tawag doon, no? Isa siyang printer na pwede nyo siya i-convert to EcoSolvent, no? Kaso nga lang, ang presyo nito guys is nagre-range ng 25 to 30,000. Malaking klase ng printer na siya. At ang problema pa nga pala guys, pag EcoSolvent, kung yung pigment malapot na, ito mas malapot to. Kaya ang nangyari, mas madali niyang nasisira yung head. Ang maganda naman sa ink na ito, kung yung pigment ink is waterproof na, ito guys, ito yung super duper waterproof. Ito talaga yung hindi talaga tinatablan ng tubig. So ito ginagamit to sa sticker business. Hindi mo na siya kailangan lagyan ng phototop o ilaminate. Kasi nga, yung mismong ink na yon is waterproof na siya, no? Ang problema lang talaga nito guys is masyado siyang mahal. Saka masyado siyang takaw sa maintenance kasi nga, madalas to guys bumabara sa mga printer head. So yun lang guys, no? Yun lang ang apat na klase ng ink na alam ko, no? Kasi yung iba hindi ko pa nagagamit. Yung iba pang tanong sa akin, paano po ba papalitan yung ink, no? So guys, madali lang naman magpalit ng ink. Halimbawa, yung Epson na L120 mo from dye ink, gagawin mo siyang pigment. Ang unang-una mo sa kanya gagawin guys, syempre i-drain mo lang siya, no? I-drain mo lang siya, i-drain, i-print mo lang siya, i-print. Tapos pag na-print mo na siya, na-drain mo na siya, ang gawin mo guys, yung salinan mo lang ulit siya ng panibagong ink na pigment, no? Guys, wag na wag yung paghahaluin ng dye saka ang pigment kasi masisira yung printer nyo. Bago ka bumili ng printer, alamin mo muna kung anong paggagamitan mo nito, no? So kung document printing ka lang naman o yung normal na printing lang ginagawa mo, okay na guys yung dye ink. No, okay na yan para sa mga regular na printing jobs, no? Kung magtatayo ka naman ng mga t-shirt o gusto magtayo ng mga t-shirt na printing, ang bagay na ink sa'yo ay yung pigment na printer, no? So kung may budget ka naman, mas magandang gamitin mo yung EcoSol na printer. Yun nga lang, pag may budget ka lang, no? Tapos kung magtatayo ka naman ng mga mag na printing na business o mga souvenir shop, ang gamitin mo na ink yung sublimation na ink. So yun lang ang maituturo ko sa inyo ngayon tungkol sa mga iba't ibang klase ng ink, no? So kung may natutunan ka, mas maganda mag-subscribe ko sa channel ko kasi malaking tulong yon para sa akin, no? Kung nag-subscribe kayo sa mga channel ko at pinapanood yung mga video ko, lalong-lalo na kung hindi nyo ini-skip yung mga ads, no? Guys, yung mga ads na yan, yan na lang yung bayad nyo sa akin, no? Sa mga tinuturo ko sa inyo kasi hindi naman talaga ako naniningil, pero dahil sa mga ads na yan, nakakatulong kayo para ma-maintain tong channel na to. At huwag mo na rin kalimutan na i-hit yung notification bell para lagi kang updated pag may bago ko upload na video na katulad nito. So maraming salamat ulit sa inyong lahat at sana may natutunan kayo, lalong-lalo na sa mga gusto magtayo ng printing shop o bumili ng printer at hindi nila alam kasi naguguluhan sila kung ano bang klase ng printer ang bibili nila, no? So maraming salamat ulit at bye-bye!